Magandang araw po sa inyong lahat. Sana matapos yung panoorin itong aking vlog ay makapag-subscribe kayo, no, sa aking YouTube channel. At sana pag nag-subscribe kayo, pakihit na lang din yung notification bell para every time na nagkakaroon ako ng bagong vlog ay palagi kayong manonotify, no. At sana itong vlog kong ito ay ma-share nyo sa inyong mga kaibigan, sa inyong mga kasamahan, at importante sa inyong mga co-teachers, no. Alam ko lahat ng mga faculty club ay meron kayong kanya-kanyang GC, no. Sana itong vlog kong ito ay ma-share nyo sa inyong mga respective GC, no. At yung palaging request ng Sir Bong, kasi dyan sa mga vlogs ko ay marami nang lumalabas na ads, no. Sana pag lumalabas yung mga ads, huwag nyo siyang i-skip, ano, papanoorin nyo ng buong buo lahat ng ads na lumalabas dyan sa aking vlog. Pwede ba yan? Pwede ba yung asahan ni Sir Bong sa ating mga guro? Maraming salamat sa inyong lahat. Bago tayo pumunta doon sa aking topic ngayon, ano, gusto ko munang bigyan daan yung query ng ating mga guro tungkol dito sa 5,000 cash allowance. Kasi di ba meron akong naunang vlog, sabi ko ay talagang malapit naman talaga na siyang ibigay yung 5,000 cash allowance natin, ano? Na ninyo pala, hindi pala diyan kasama si Sir Bong. Wag na lang mainip yung ating mga guro, kasi alam ko na malapit na talaga, malapit na yung 5,000 cash allowance. In fact, dito sa Bagong Baryo, no, dito sa amin sa Bagong Baryo National High School ay pinirmahan ko na yung certification ng teaching loads ito ng ating mga guro, kasi ito yung requisite requirement para mabigyan ng cash allowance yung ating mga guro. Kasi ang cash allowance ay binibigay lamang sa mga classroom teachers, ano, sila lang ang entitled ng 5,000 cash allowance. Si Sir Bong, yung mga department head ay walang 5,000 cash allowance. Di ba may DepEd memo si ASEC Ansibilia, no, para sa ating mga regions at para sa ating mga division offices, na ang sabi niya ron, yung pagbibigay ng cash allowance ng ating mga guro ay susunod doon sa guidelines, ano? Kasi sa guidelines, ang pagre-release, ano, ng cash allowance na 5,000 sa ating mga guro ay dapat not earlier than the start of the school year. Kung ang school year natin ay magsisimula ng August 22, so by August 23 ay maari nang magsimula ng pagre-release o pagbibigay ng 5,000 cash allowance sa ating mga guro, ano? May head teacher na nagtanong sa akin, ano, ito na yung topic natin sa aking vlog ngayon. Merong isang head teacher na nagtanong sa akin kung pwede raw ba siya mag-apply from head teacher to master teacher, ano? Baka itong si head teacher ay apektado na nitong career progression. Baka iniisip niya yung future niya na baka abutan siya ng career progression. Kasi sa career progression, wala sa career line yung head teacher. Kaya posible na yung mga head teachers, ano, posible, ano, posible na yung mga head teachers ay magkaroon ng conversion base doon sa kanilang salary grade. At it looks na sa conversion ng head teachers, ano, papasok sila either teacher 4, teacher 5, teacher 6, or teacher 7. Or baka naman na hindi yung career progression ang nasa isip ni head teacher, ano. Pwede rin na ang iniisip ng head teacher na nagtanong sa akin, kaya siya nagpapareclass to master teacher, ay kinoconsider niya yung taas ng sahod, ano, yung taas ng salary grade ng isang master teacher. At totoo naman na talagang angat ang salary grades ng master teacher compared to head teacher. Pero itatanong niyo, no, eh Sir Bong, kung mataas ang salary grade ng mga master teacher sa head teacher,
Therefore, dapat ang boss ng isang department ay ang master teacher, ano? Sila yung manager. Tama ba? Mali. Kasi mas mataas ang position function ng head teacher kaysa master teacher. At saka ang mga head teacher, meron silang administrative authority. Ang master teacher ay wala, ano? So, balikan ko yung query kanina, kung pwedeng mag-apply ng master teacher ang isang head teachers. Of course naman, pwedeng-pwede. No doubt na highly qualified ang isang head teacher to apply for a master teacher position. Pero ako, no, kung ako ang tatanungin, it is not a good idea na ang isang head teacher ay mag-apply pa ng isang master teacher position. Kasi, little boss na, no? Boss na kasi yung ano eh, yung department head. At magandang achievement na ito, ano, sa iyong career. Kung sa salary naman, mataas nga ang master teacher, pero ang mga department head, meron silang monetization. Pero kung fashion talaga, no, ni head teacher ay classroom teaching, ano? This is very good. Pwede niyang i-pursue yung from head teacher to master teacher position. So itatanong ng mga head teacher natin, eh Sir Bong, kung head teacher 1 or head teacher 2 or head teacher 3 po ako o pwedeng 4, anong position ng master teacher ang pwede kong applyan? Ang ibig mong sabihin, kung master teacher 1 ba, master teacher 2 or master teacher 3, ano, saan ka po pwede? Alam nyo, dear department heads, ano, kahit alin dyan, ay pwede nyong applyan. One, master teacher, MT1, MT2, MT3, ano? Sa pagkakaunawa ko. Kasi you are above the position ng master teachers. Pero ang master teacher yata natin, ano, sa existing ay, kasi dito sa amin, hanggang master teacher 2 lang, eh, no? Sa malalaking school, sa mga mega school, ay mayroong master teacher 3. Ano? Sa elementary, alam ko, maraming teacher 3. Hindi ako sigurado kung meron tayong master teacher 4. Ano? Parang hindi ako sigurado doon. Ano? Nasabi ko lang kanina. Ano? Kaya lang, ano, dear department heads, ano, depende sa availability o available. Depende kung available yung item ng master teachers. Ano? At depende ito sa number of teachers. Kasi nga, kung reclass, kung mag-reclass kayo ng master teacher, meron itong kinukonsider na ratio. Ano? Mas maganda na nga-applyan ng ating head teacher, kung mag-a-apply sila ng master teacher, ay yung natural vacancy. Yung may item na, no? O, ganun yun. Pero kung walang vacant item, you can apply na lang for reclassification. At sigurado ako, no? I am pretty sure na yung credential nyo ay highly qualified for master teacher positions because you are once a head teacher, ano? Oh, nagigit ba yung sinasabi ni Sir Bong? O kung talagang determined talaga, no? Na yung ating mga head teacher ay mag-master teacher sila, no? You can pursue applying. Pwedeng-pwede ito. May natutunan ba kayo sa aking vlog, ano, sa araw na ito? Natuwa ba kayo o nainis, ano, sa ibinahagi kong vlog sa inyo, no? Kung may natutunan kayo at kung natuwa kayo, sana yung lagi kong pakiusap, sana yung mga vlogs ko, particular ito, ay ma-share nyo sa inyong mga co-teachers, ano, at ma-encourage sila na sana mag-subscribe sila sa aking YouTube channel na Bong Danug. Alam nyo, by now, meron na siyang 16,600 na subscribers all over the country. Ano? Almost 17,000. Alam nyo, sa isang beginning na YouTube creator, ano? Vlogger, yung 16,600 ay malaki na yan. Ano? Malaki na yan para sa katulad ko. Ano? Kaya nagpapasalamat ako na inabot ko na yan na by now ay 16,600. Pero gusto pa rin ni Sir Bong na sana ay dumami yung mga subscribers natin para maraming makapakinig, ano? Maraming listener
At maraming mga guro ang ma-educate, matututo sa pamamagitan ano, nabubulol ako ng mga vlogs ni Sir Bong. Dear teachers, ano, pwede niyo akong i-add sa aking account na sa aking FB account na Bong Danug. Ano, kasi yan yung account ko para sa ating mga guro. Para kung may tanong kayo, pwede ko kayong i-accommodate via Messenger, ano? Maraming salamat po sa inyong lahat.